everybody eyes closed. Huwag mo kong tingnan, alam ko ang gandang lalaki ko sobra. Huwag mong tingnan, kaliwat, kanan, likod at harapan. Come on, bow down our heads and close our eyes. Lalo-lalo na yung mga nasa gilid-gilid at likod na likod, nasa likuran na hindi marunong pumikit. Pati yung mga nasa harap, nasa gitna, nasa kaliliran, nasa likuran po na hindi marunong pumikit. Bow down our heads and close our eyes. At habang tayong lahat ay nakayukot na kapikit, sabihin mo sa Panginoon, ano ang gusto mong maranasan sa Kanya? Narinig mo yung naranasan ng marami nung last anniversary. Narinig mo yung naranasan ng marami last Sunday. Ngayon sabihin mo sa Diyos, ano ang gusto mong maranasan at ano pa ang gusto mo pang mas maranasan sa Panginoon? We have heard the testimony of our dear brothers and sisters of what they have experienced from the Lord last anniversary. And again, we heard the testimonies of some brethren of what they experienced last Sunday. So now to yourself, tell to your God, ano naman ang gusto mong maranasan at ano pa ang gusto mong maranasan? Tell to your God, what do you want from Him? What experience do you want to experience this day, this very day, from God? For you alone are holy. Yes, God alone. You alone are holy. And you deserve the glory. Hallelujah. Declare it. Yes, my Jesus, you alone. Yes, praise the Lord.
dadalhin ni Lord at sa sinabi ni Tatay Lord. Kaya tanongin ko kayo, ano naman ang gusto niyong maranasan kay Lord o mas maranasan pa kay Lord? At ano naman ang gusto ninyo sabihin o ibigay kay Lord? The Bible says in Isaiah 43 verse 18 says, forget the former things. The 24th year anniversary is over. And this year will be over soon. And a new year will come. New year, new anniversary. A new press starts with the Holy Spirit. A new commitment. Training
toward what is ahead, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Toward the goal, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Alam mo kung bakit sinabi sa iyo ng Lord Pastor Mercy na mas mala, gusto ng Diyos yung mas mataas sa paglilingkod. Gusto ng Diyos at mararanasan natin ang mas mataas sa presence at glory ng Panginoon. Pakinggan mo ito maiging. Kasi marami tayong nakasama eh. Kaya na ang problema, hindi tumaas yung paglilingkod nila. Di ba marami tayong nakasama? 24 years na tayo sa Kingdom of Jesus Fellowship eh. Marami tayong naging attendee. Marami tayong naging leader. Pero nangawala sila. Bakit? Hindi tumaas yung paglilingkod eh. Hindi tumaas yung pagdanasa kay Lord. Kaya yun ang revelation sa inyo ng Panginoon. Tumaas ka pa sa paglilingkod. Tumaas ka pa ng pagdanasa sa Panginoon. At totoo. At mararanasan natin ang mas mataas sa presence sa glory ng Panginoon. Hindi ba marami tayong nakita na nandito noon, tumutugtog, kumaawit, sumasayaw, nasa frontline sila. Pero sa glintil na sa likuran na lang sila, iba wala na nga eh, di ba? Why? Sabagat hindi naman sila umangat sa paglilingkod, hindi naman sila umangat sa pagdanasa ng glory ng presensya ng Panginoon. The Kingdom of Jesus Fellowship is now on its 24th year and running to 25. Many attendees and many leaders desire not to grow in their service for God. Desire not more the glory and the presence of God. A while ago, they said to God, this coming new year, I will give my best for God. I will give more for God. It sum up to one thing. Give more for God. Serve more God. Not tomorrow, but today. For tomorrow may be late. Lepag ka rito, Ate Mors. Unahin na kita. At ito ang sabi sa inyo ng Panginoon. Napakapalad mo. Lagi ko nga sinasabi sa marami, isa ka sa natira. Na mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Moses saw the promised land, but never entered the promised land, I tell you. Again, Moses saw the promised land, but never entered the promised land. And you are glad at the first. Because you are now entering into the promised land. Every prophecy of God and every promises of God to His man in this final hour, to my family in the Kingdom of Jesus Fellowship, will be fulfilled. And will be fulfilled before our very eyes. And I will tell you, even greater, more than what we think, what we have prayed for and even imagined. And the Lord is saying unto you at the verse,
gagawin mo ba ito? Gagawin mo ba ito? Hindi naman naharirinig. Yes po. Yes. I just ask her if she will do it. And she said, yes po. Po, a sign of respect. Only Filipino people use po and opo. There's no such exact English word for po and opo. Identity. Yes, opo means yes. But oo and opo, or opo and po, I mean po and opo, are the words only used by Filipinos. Because Filipinos are respectful. Even younger than us, we are saying po and opo as a sign of respect. Even younger than us, we are saying kuya, ate, a sign of respect. And tell them at the worst to be respectful to the older, to the elders. And let the younger submit and subject to their leaders and to those who are in authority. Ngayon, sabihin mo ngayon sa Diyos, ano pa ang gusto mong makita at maranasan sa Panginoon? Sa'yo, sa pamilya mo, sa atin, sa kingdom Israelites, sa akin, sa pamilya mo. Come on, sabihin mo. Tell now to your God. What do you want more to receive from God, to experience from God? Alam mo, maraming Pilipino, hindi nga magaling mag-Tagalog. Narinig ko nga yung isang Pilipino, duro-duretso lang. Sabi niya, duro-duretso lang. Eh, wala namang Pilipino ganun eh. Duro-duretso, wala. Maybe, I'm not a fluent English speaker, but you know what I'm talking about, what I'm talking, what I'm saying. You do understand me. Rising praises to your name. Oh Lord. Yes, Father, let it flow. Oh Lord. For your name is great. Worship the living God! Hallelujah!
the Lord. Glory will increase. The presence of God will increase. More great revelations from God are coming. Your blessings and promotions will increase. Your success and victory will increase, saying God. And all your dreams will come true, saying God. Tataas pa ang kapahayagan ng Diyos. Tataas pa ang kapangyarihan ng Diyos. Tataas pa ang iyong pagpapanak. Ang iyong victory, ang iyong success, at ang iyong promotion. The Lord will use you more mighty and effectively in this final hour. More! Pagbibigay na hindi mo mabinigay sa tanang buhay mo. At kapag gumawa ka sa isang paggawa na hindi mo maginawa sa tanang buhay mo, ang pangako ng Diyos, ipaparanas niya sa iyo at sa pamilya mo ang hindi mo pa nararanasan sa tanang buhay mo. Great blessings and promotions you will experience. The Lord said us, said to us before the anniversary, do something, give something that you have never done, you have never been given before in your whole life. And the Lord has promised unto us, we will experience great blessings, promotions, and success that we have never experienced before in our life. Nandito nung last Sunday, pero hindi lumapit sa harapan. Pagkakataon niyo po para lumapit sa harapan. Ulitin ko. Yung last Sunday, wala dito. O nandito kayo last Sunday, pero hindi kayo nakalapit sa harapan. Ano mga kadahilanan? Tako na po papunta ng harapan. Those who are not yet here, not here last Sunday, and even though you are here last Sunday, but you didn't come forward. So the Lord is saying unto you, come forward and experience more power, more presence, more glory of God like you have never experienced in your entire life before. Tinatanggap mo na ba si Christ bilang Lord at Savior ng buhay? Sa paglapit mo sa harapan, handa ka na bang magsisi ng iyong kasalanan? Handa ka na bang magbagong buhay? Sa paglapit mo sa harapan, gusto mo na bang maranasan ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Sa paglapit mo sa harapan, gusto mo na bang mas makilala pa ang Panginoon sa buhay mo? Sa paglapit mo sa harapan, gusto mo na bang makapaglingkod at makapaglingkod man ng mas mataas sa Diyos? Sa paglapit mo sa harapan, sabihin mo sa Panginoon, ano ang gusto mo? Mula sa Diyos at para sa Diyos. As you go forward, are you willing now to give your whole life to the Lord? Yan. As you come forward, are you now willing to give your whole life to the Lord? No reservation, I tell you. No excuses and no alibis and no reasonings, I tell you. Are you willing now to dedicate or to rededicate? Are you willing now to give your